Hello guys, good evening. Today is October 14, 2019 and welcome to my channel, it's Ellen Kes. And today's video ay update ko lang kayo sa ating palabas ngayon sa ABS-CBN na Pamilya Ko. And before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. And without further ado, let's start! Di ba nung Friday ay nag-back out si Luz sa pag-usap ng kanyang client at ni na Loida dahil nga narinig niya yung mga sinasabi ni Loida na related doon sa sinasabi ni Fernan. Ayun, at tumakbo siya at umiyak doon sa galit dahil iba na yung kanyang pakiramdam. At nilapitan pa siya ni Loida at tinatanong na naman niya uli si Loida kung magsabi ka ng totoo, magkakilala ba kayo ni Fernan? Sabi naman ni Loida na nonsense daw yung kanyang tinatanong. Huwag mo akong manonsense-nonsense, diba? Sabi niya noong Friday. And then, si Percy naman ay pinakinggan ang cellphone na may record pala tungkol sa pag-uusap ni na Fernan at Chico. At ang nilalaman ng kanilang pag-uusap ay tungkol kay Loida na ayun nga, nakabit niya si Loida. And then, ayun, nag-iba na yung pakiramdam ni Percy. And then, matagal mo na bang kilala si Fernan? Sabi ni, back to Loida na naman tayo. Matagal mo na bang kilala si Fernan? Pero, deny to death pa rin si Loida. At pinauwi na lang si Luz at pinatatanong ni Luz, si Luz sa kanyang asawa kung ano talaga ang totoo, ang totoo. At may dumating na kadate ni Loida na ang pangalan ay si Jacob at binigyan pa siya ng flower nito. At nakita iyo ni Luz na binigyan pa ito ng bulaklak. At si Percy ay nag-iisip tungkol sa kanyang na-discover sa narinig niya sa cellphone. At tinanong siya ni Fernan kung anong problema. Pero tumakbo siya, wala siya sa kanyang sarili at sinabi sa ama, "Kabit mo yung Loida na yon? Paano mo nagawa kay nanay sabay takbo?" And then, back to exhibit. Sa exhibit naman tayo, hindi na napahatid si Doktora Sofia kay Chico. And then parang nalungkot si Betty. At meron ng client si Betty. And then bigati na si Betty dahil meron na siyang mga client na mga artista na. Nagpasalamat si Betty kay Chico sa pagpunta doon sa exhibit. And then sabi ni Chico, pitmalo na daw si Betty. Sabi ni Betty, dahil sa iyo ito. At nagyakapan pa silang dalawa ni Betty at Chico. Sabi naman ni Chico, "I love you." Sobrang proud daw siya sa kay Betty. At ito namang si Betty ay kinilig. And then si Luz naman sa office ay nag-iisip sa mga pangyayari, pati din si Loida. Sabi ni Loida sa sarili na nagdududa na daw si Luz. And then si Loida naman ay si Luz naman ay pinagtugma-tugma niya ang mga pangyayari na naganap. At tumawag si Percy kay Luz pero ang signal ay malabo kaya hindi na-continue yung kanyang tawag. And then tumawag naman si Percy kay si Luz kay Fernan at nag-ask if nasaan si Percy, may problema ba daw. And then sabi naman ni Fernan wala daw problema, ayun, at pumunta lang daw sa kaibigan. And then si Loida naman ay tinatanong ni Jacob, kaya tinatanong ni Jacob if meron ba daw siyang problema. Sabi naman ni Loida ay masakit daw yung kanyang ulo at kaya i-reschedule na lang daw yung dinner nila. And then si Elena naman ay kausap ni Chico kung meron siyang ipa-deliver daw, sabi ni Chico, or gusto niyang, kailangan niya ng tulong ay magsabi lang daw sa kay Chico para matulungan siya nito. At may nag-text kay Chico, si Percy. And then, si Percy naman ay naglakad-lakad doon sa malapit sa dagat at gustong makausap si Chico. At ang magkapatid naman ay nagtataka bakit wala pa si Percy. At ayun, pinuntahan nila si Percy at
Chicos, pinuntahan nila Fernan si Percy doon sa may dagat. Umiiyak si Percy. Tapos dumating na sina dumating na si Chico pala. Sabi niya, kailan mo pa alam, kuya, ang about sa kay Luida at kay Itay? Sabi niya, noong namatay si Lolo, sabi ni Chico. And then, bakit hindi kayo nagsabi? Natatakot kasi ako sa posibleng mangyari. Baka daw magagalit yung kanilang mga kapatid sa kanyang itay. Kaya itinatago na lang niya ang mga nalalaman niya tungkol dito. And then, dumating naman si Fernan. Kinausap ito ni Fernan. Naghingi ng sorry si Fernan kay Percy. At yun nga, sabi niya ay wala na naman daw sila ni Loida. Ni Loida. Sabi naman ni Percy, Tay, ang taas ng tingin ko sa inyo. And then, yun, ang sagot naman ni Fernan ay araw-araw pinagsisihan daw niya ang mga pangyayaring yun. Tapos, aminin na daw niya sa kanyang nanay mamaya. And then, sa bahay naman ay dumating na si Luz at sabi ng kanyang mga anak na ginabi kayata Luz Biminda, sabi ng kanyang anak. And then hinanap niya si Percy at si Fernan. And then dumating naman si Fernan, Chico at Percy, at mag-usap daw sila ni Fernan, sabi ni Fernan kay Luz. And then may kailangan daw siyang malaman, sabi ni Fernan. And then maya-maya ay lumapit si Percy. Umiiyak. Iyak siya ng iyak. Ang dami ng luha na nahulog sa kanyang mata. And then si Percy na daw magsabi. And alam niyo ba kung anong sinabi ni Percy? Sinabi lang niya na sabi daw ng kaibigan niya ay hindi daw siya nakapasa sa exam. Yun ang sinabi niya. Iniba niya yung sasabihin dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang ina. Tapos ayun, nagtataka si na Chico at si Fernan, so nasave pa rin si Fernan doon. And then iyak pa siya ng iyak at akala ng lahat kung ano na. Yun lang pala, hindi nakapasa, pero nagtataka pa rin ang kanyang mga kapatid. At yun lang guys, at abangan niyo ang bukas na susunod na kabanata dahil interesting ito at very suspense na dahil na magkakaalaman na. And hope you enjoy my storytelling for today, and that's all. Thank you. Please don't forget to like and subscribe my channel, and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. That's all. Bye-bye.